Kung ikaw ay umedad na ng 60, ano-ano ang mga plano mong gawin? Ako, magbabakasyon ako sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Makikipag-bonding ako sa mga apo ko. Kakainin ko ang mga pagkain na hindi ko pa natitikman. Ngunit sa kwento natin ngayon, tila inilaan niya ang kanyang katandaan sa pagpatay. Tunghayan natin ang mga dahilan ng pagpaslang ni Sofia Shukova. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. Si Sofia Ivanovna Shukova, ang tinaguriang The Granny Reaper ng Russia. Dahil sa kanyang kahindik-hindik na mga uri ng pagpatay. Siya ay ipinanganak noong 1939 sa nayo ng Zavyajino, Nizhny Novgorod Oblast. Siya ay walang pinag-aralan, halos hindi marunong bumasa at sumulat. Nagtrabaho siya bilang isang tagakatay ng baboy. Nang maglaon ay lumipat siya sa Khabarovsk na kung saan siya nanirahan sa labas ng lungsod sa nayo ng Berezovka. Siya ay nagkaroon ng kasintahan, nagpakasal, at nagkaroon ng dalawang anak na lalaki. Noong 2005, siya ay 66 na taong gulang, namatay ang kanyang asawa. At ang kanyang mga anak ay may sari-sarili ng buhay. Mula nang mamatay ang asawa ni Shukova at namuhay na ng mag-isa, nagsimula nang magkaroon ng problema ang kanyang pag-iisip. Madalas na nakikipag-away sa mga kapitbahay, na kung saan pinagbabantaan pa niya ang kanyang mga kapitbahay. Ngunit dahil walang sino man ang sumiryoso sa kanyang mga banta, walang nag-aakala na gagawa siya ng karumal-dumal na pagpatay. Sa parehong taon, nagsimula siyang pumatay. Habang ang 8 taong gulang na si Anastasia Alexenko, na kanyang kapitbahay, ay naglalaro sa tapat ng kanyang bahay, sinigawan ni Shukova ang bata dahil naiingayan ito. Ngunit dahil sa bata pa si Anastasia, pinagpatuloy nito ang paglalaro. Kaya nagalit si Shukova at dinukot niya si Anastasia. Kinulong niya ito sa kanyang bahay ng 3 linggo nang hindi man lang pinapakain. Hanggang ito ay namatay. Noong araw ding yon, noong December 14, 2005, pinaghiwa-hiwalay ni Shukova ang katawan ni Anastasia Alexenko gamit ang isang palakol. Una niyang ginawa ay ang pag-alis ng ulo, tinagtad ang katawan, inilagay sa mga itim na plastic bag at itinapon ang mga hiwa-hiwa ng mga katawan sa kalye. Pagkalipas ng 2 linggo, natuklasan ng isa sa mga residente ang mga hiwa-hiwalay na katawan ni Anastasia. Walang naghinala na ang gumawa ng krimen ay si Shukova. Noong huling bahagi ng March at unang bahagi ng April 2013, pinatay ni Shukova ang kanyang kaibigan na si Anastasia Mikiva na 77 taong gulang. Bumisita sa apartment ni Mikiva si Shukova. Habang nag-uusap, hindi nagustuhan ni Shukova ang mga salitang binitawan ng kaibigan. Dahil sa kanyang palagay ang kaibigan ay nagmamataas o nagyayabang sa kanya. Kaya pumunta siya sa kusina, nakakita siya ng palakol, at pagkatapos ay walang ano-ano, inundayan ni Shukova agad ng taga si Mikiva. Hindi lang dito natapos ang ginawa ni Shukova sa kaibigan. Dahil pinagpira-piraso rin ang katawan ni Mikiva, katulad ng ginawa ni Shukova kay Anastasia. Kaya ang bahay ni Mikiva ay nabalutan ng mga talsik ng dugo. Ang mga pira-pirasong katawan ni Mikiva ay natagpuan din ng mga lokal na residente sa paligid. Sa kasamaang palad, hindi muling pinaghinalaan si Shukova sa pagkamatay ni Mikiva. Noong gabi ng January 29, 2019, kasalukuyang 80 taon si Shukova, pinaslang niya at pinagputol-putol ang 57 taong gulang na janitor, na si Vasily Shyoktek, isang Ukrainian immigrant na nangungupahan sa kanyang apartment. Gamit ang palakol, pinagputol-putol din ni Shukova ang katawan ni Vasily. Ang mga bituka at iba pang panloob na organo ni Vasily ay inilagay niya sa kanyang refrigerator. At ang mga buto at ibang parte ng katawan ay itinapon malapit sa block ng kanyang apartment. Kinabukasan, nakita ng mga batang naglalaro ang braso ni Vasily. Dahil dito, ang mga bata ay nagsabi sa kanilang mga magulang, at ang mga magulang naman ang nag-report sa mga pulis nang nakita ng mga bata. Kaya dahil dito, hindi nagtagal, natuklasan ng mga pulis ang higit pang mga putol-putol na katawan ni Vasily na nagkalat sa paligid. Dahil sa malapit lang sa tahanan ni Shukova ang mga natuklasang bangkay, nagpunta sila sa bahay nito. Kumatok ang pulis sa pinto ni Shukova, at agad naman pinagbuksan ito ni Shukova. Agad napansin ng mga pulis ang masangsang na amoy galing sa loob ng bahay. Nang tinanong na si Shukova ng mga pulis patungkol kay Vasily, agad naman umamin si Shukova sa pagpatay, at inaresto na siya. Habang nasa loob ng kulungan, sinabi ni Shukova sa kanyang mga kasama sa selda sa pre-trial detention center ang tungkol sa pagpatay sa isang batang babae at isang kaibigan. Kaya sinabi ito ng mga preso sa mga pulis.
Kaya sa korte, si Shukova mismo ay umami na nagkasala sa pagpatay hindi lamang kay Vasily kundi pati kina Anastasia at Milkiva. Sinabi niya ang detalyadong mga pangyayari at dahilan kung bakit niya pinatay ang mga biktima para sa bawat pagpatay. Ayon kay Shukova, pinaslang niya si Vasily dahil ginahasa umano siya nito. Ipinagutos din ng hukom na sumailalim si Shukova sa isang forensic psychological at psychiatric na pagsusuri. Lumabas ang resulta na si Shukova ay nasa matinong pag-iisip. Sa pagtatapos ng December 29, 2020, nagkasakit si Shukova ng COVID-19. Kaya dinala siya sa ospital ng lungsod ng Khabarovsk. Sa araw ring yun, namatay si Shukova dahil sa sakit na COVID. Kaya dahil dito, ang kaso ng tatlong pagpatay ay nadeklarang case closed. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin ang ating new subscriber na si Queen Margaret at si Reijin Kodama ng Japan. I love you too. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Sofia Shukova. Maraming salamat.